Hi guys! So welcome ulit sa ating topic na helical spring. So sa video na to class, mag-solve tayo ng maraming problems and then use natin yung mga formula and concept na na-discuss natin sa part 1. Okay, so example number 1, a light helical spring is fabricated by wrapping wire 3/4 inch in diameter around a forming cylinder 8 inch in diameter. Use G is equal to 12 times 10 raised to 6 psi, letter A. Determine the actual force exerted by the spring without exceeding the allowable shear stress of 18 KSI and determine the number of turns to permit an elongation of 4 inch. Okay. So, dito class is mahalaga lang na alam mo yung mga formulas, kabisado mo at the same time, alam mo yung mga parameters involved. Okay. So, recall lang natin. So, for light spring, anong formula ng ano, maximum shear stress? So, tau max is equal to 16 PR over pi D cube and then 1 plus D over 4R. Okay? This one is for light spring. Okay, lagay ko light. So, for heavy spring naman, so, tau max is equal to still 16 PR over pi D cube and then 4M minus 1 over 4M minus 4 and then plus 0.615 over M. And then, yung deformation naman, ano naman yung formula ng class? 64 PR cube N over G D raised to 4. Okay? So, ayan na, where M pala dito is D over D. So, nilagay ko lang yung formula no, para mamaya gamit na lang tayo ng gamit. So, for problem number 1, so binigyan tayo class. So, yung wire daw is 3/4 inch in diameter. So, small d. 3/4 inch. And then, binigyan tayo ng diameter ng forming cylinder. Ibig sabihin, yun yung magiging diameter ng ating helix. No? So, capital D yun. So, that is 8 inch. And then, so binigyan tayo use g, shear modulus na 12 times 10 raised to 6 psi. Ano pa? Okay, na tinatanong na tayo class is yung for letter A, ilan daw yung P if yung allowable shear stress. So, yung shear stress is limited to 18 KSI. Okay, so dahil sinabi class that ito daw is light helical spring. So, ang gagamitin nating formula for the shear stress is ito. Okay, so i-input lang natin yung class. So, solution. So, that tau is equal to 16 PR over pi D cube and then 1 plus D over 4R. Okay, so direct sub lang. So, 18 KSI. So, imbis na KSI yan class dahil naka-PSI ito. So, and then gusto ko class kasi naka-PSI and then lahat ng force ko naka-pounds, no? So, gagawin ko, i-convert ko na to sa 18,000 PSI. So, 18,000 PSI is equal to, so, 16. Yung P is unknown. Ilan yung R class? So, using capital D, that R capital is equal to 4 inch. And then, pi. And then, small d is ilan? 3/4 inch. And then, cube. And then, 1 plus. Small d is 3/4 inch. Over 4 times the capital R, 4 inch. Okay? So, dito class, magka-cancel ang inch. Dito,
cancel ang isang inch, matitira inch squared, di ba? So, para maging PSI yun, dapat yung P must be in pounds. Okay, so solving for the value ng P, ilan yung class? Okay, so sagot is, ayan, no? So 356.07 and then pounds. Okay, so wag ng ship solve class, pinindot ko na lang siyang directly dun sa aking calculator. And then next is for letter B, so ang tinatanong naman daw class is, the number of turns, so ilan daw yung n, if yung elongation is permitted lang hanggang 4 inch. Okay, so para makuha natin yan, use natin yung formula ng deformation. So that deformation is equals 64 PR cube n over GD raised to 4. Okay, so dito class is more on direct substitution na lang siya, no? So, sabi ito is 4 inch. So, magiging 64. Ilan yung P class? So, use na natin yung P na nasolve natin dito. So, 356.07 pounds. And then, yung mean radius is 4 inch. So, cube. And then, N over G is 12 times 10 raised to 6 PSI. And then, yung D is small d 3/4 inch. And then raised to 4. Okay? So, kailangan inch itong left side, inch din itong right side. So, try lang natin class, no? Paano ba siya magiging inch? Okay. So, ang gagawin ko class, ito magiging ano to? Inch squared times inch. Okay. So, kung may inch square dito, so dito magka-cancel. So, magiging, ito inch raised to 4, diba? So, para itong ano, inch squared tapos inch squared. So, magka-cancel yung inch squared. Okay. So, magiging pounds per inch squared. So, that is PSI. So, PSI over PSI. So, magka-cancel ang PSI. So, matitira yung isang inch dito. So, correct. Okay. So, using this equation, solving for the value of n, ilan yun? Plus n now equals... So, ayan, no. Pakita lang natin. 4 by 12 is 6 by 0.75 raised to 4 over 64 times etong 356 in-store ko yan sa A. And then, times 4 cube. So, ilan? So, sagot is 10.41. And then turns. So ilan ngayon yung sagot class? So therefore n now is equal sa 10 turns, no? Kailangan sakto whole number. Okay, bakit naka round off? Kasi kapag ginawa ko tong ano class 11, alam mo 'di ba class yung n is nasa numerator. So directly proportional siya dun sa elongation. So habang tumataas yung n, lalaki lalo yung deformation. So, pag, kasi permitted lang sa atin para maging 4, kailangan 10.41. So, pag ginawa ko itong 11, magiging mas malaki sa 4 inch yung sagot dito. So, therefore, doon ako sa safe na 10 turns lang. Okay, so check natin class kung tama yung mga sagot. So, 356.07 pounds and then n is equal to 10 turns. Okay, so ganun lang siya. So, next. Okay, so dito naman class, sabi, compute the maximum shearing stress developed in a post-pour bronze spring having mean diameter of 200 mm and consisting of 24 turns of 20 mm diameter
while when the spring is stretched 100 mm. Assume G is equal to 42 gigapascal and use Wall's formula. So, maximum shear stress ulit ang tinatanong. So, ang gagamitin naman natin yung class is itong formula ng heavy spring ng for number 2. So, binigyan tayo class ng mean diameter, so that is capital D, 200 mm, 24 turns, so that is N, and then diameter of the wire, small d, so that is 20 mm. So, the spring is stretched 100 millimeters. So, pag is stretched, that is the deformation, which is equal sa 100 mm. So, that sabi din is use g is 42 gigapascal. Okay, so tinatanong is yung tau max. Okay, so para masolve natin itong tau max, kailangan lahat ng variables dito or parameters is present doon sa given, no? So may P. Wala pa tayong P, no? Okay, anyway, sulat ko na lang siya dito. So, tau max 16PR over pi D cube 4M minus 1 over 4M plus or 4M minus 4 and then plus 0.615 over M. Okay? I suggest class na i-practice mong isulat ng isulat yung formula, no, para dumating sa point na kabisado mo na siya. Kasi class, nakakalito kung plus ba to or minus. Tapos kung nasan yung minus 4, nasan yung minus 1. Diba? So, practice mo na yung pagsulat class para ma-memorize mo siya. So, sabi ko, yung P, wala pa tayong P. Yung radius, makukuha natin yung gamit dito. So, radius is equal to 100 mm. So, yung D, meron tayo. Yung M, wala pa. No? Pero makukuha natin yan using yung ratio ng capital D over small d. So, that is 200 mm over 20 mm, which is equal sa 10. So, may M na tayo. Okay. So, therefore, P na lang wala. So, saan natin kukunin yung P? Binigyan tayo class ng N, di ba? Binigyan tayo ng deformation sa kanon G. So, parang feeling ko din natin kukunin yung P. So, using formula ng deformation, so that is 64 PR cube N over GD raised to 4. So, substitute lang natin. So, deformation 100 mm is equal to 64. P is unknown. Yung R is 100 mm cube. And the number of turns, 24 over G. So, 42. So, gagamitin ko dito class is megapascal, no? So, 42,000 megapascal. And then, diameter is 20 mm raised to 4. So, dahil naka megapascal, naka mm ako, pag tinry mo yung class, dapat yung P lalabas must be in newtons. Okay, so solving for the value ng P, ilan yan class? So, ilan ang sagot class? Okay, so, ayan. So, sagot is 437.5. And then, the unit is newton. So, meron na tayong P. Ready na tayong kunin yung hinahanap na maximum shearing stress. So, tau max now equals sa 16 P is 437.5 newtons. R is 100 mm and then pi and then d cube, so that is 20 mm cube and then dito magiging ano 4m minus 1, so yung m nakuha na natin na 10, so magiging ko dito is 4 times 10 minus 1 over 4 times 10 minus 4 plus
0.615 over 10. Okay, so the unit is mm. So, ito mm magiging mm squared. So, Newton per mm squared. So, that is megapascal. So, ilan ngayon ang maximum shear stress in megapascal? Okay, so sagot is 31.89 megapascal. Okay na, so formula based lang talaga siya, class. So check natin kung tama ang ating sagot. Okay, so 31.89. Okay, so correct, no? Okay, so next. So, two steel springs arranged in series as shown in the figure supports a load P. The upper spring has 12 turns of 25 mm diameter wire on a mean radius of 100 mm. The lower spring consists of 10 turns of 20 mm diameter wire on a mean radius of 75 millimeters. If the maximum shearing stress in either spring must not exceed 200 megapascal, number one, compute the maximum safe value P and the total elongation of the assembly. Use Wall's formula and G equals 83 gigapascal, and two, compute the equivalent spring constant. Okay, so ayan o, i-drawing muna natin siya, tapos sulat natin yung mga given. Na medyo nakakalito kasi dito kung sino yung capital R, small d, then susulat muna natin siya. So sabi, yun siya, no? Ito yung isa. Then, ito yung force P. So ito yung spring 1, and then ito yung spring 2. So ano yung binigyan na properties? So, ito is may 12 turns. So, N1 is 12. Diameter wire. So, D1, small D1 is 25 mm. And then, radius 1 is 100 mm. Okay? So, for spring 2 naman, 10 turns. So, N2, 10. Ilan ang D2? 20 mm diameter. So, 20 mm. And then, ilan yung R2? So, sabi 75 mm. Okay? So, binigyan tayo, class, no? That sa both spring natin, meron tayo maximum shear stress na pwede lang na hanggang 200 megapascal. Okay? So, tinatanong is yung value ng safe value ng P, and then yung magiging corresponding total elongation, and then yung magiging equivalent spring constant. Okay, so sabi kasi gamitin daw yung Wall's formula. So, kunin ko na yung M. So, yung M1 is equal sa D1 over D1. So, D1 is 200 mm over 25. Ilan to? M1 equals 8. How about M2? So, D2 over D2. So, 75. So, 150 over 20 mm. So, M2 now equals 7.5. Okay. So, binigyan tayo ng tau max. So, ang gawin natin, i-check natin kung sinong material yung unang
magre-reach nitong ano, ng maximum na 200. Or kunin natin yung mga force P na kayang i-carry ng mga materials natin para ma-reach lang itong ano, maximum na to, na 200 MPa. Okay, so consider muna natin yung ano, spring 1. Consider spring 1, so tau max is equal sa 16 PR. Ano ba yung formula ng class? 16 PR over pi D cube, and then 4M minus 1, 4M minus 4 plus 0.615 over M. Okay, so direct sub lang tayo class. So 200 megapascal equals 16 P1. Okay, and then ilan yung R1? So 100 mm over pi, and then 25 mm cube, and then 4m, yung m neto is 8. So 4 times 8 minus 4 and plus 0.615 over 8. Okay, so solving for the value of P1, ilan ang P1 class? Take note class yung P1, yung P1 na to, yun na rin yung P. Kasi di ba nga, pag sa series, sa lahat ng cutting section, consider natin itong cutting section na to, lalabas dito yung P1. So consider natin itong cutting section na to, andito yung P2. So kaya natin sabihin dyan, di ba, that P is equal sa P1 is equal sa P2. Okay, so kunin lang natin yung capacity ng ano, spring 1 natin. Hanggang ilang P ang pwede niyang i-carry. So 200 times pi times 25 cube divided by 16 by 100 and then times 4 by 8 minus 1, 4 by 8 minus 4 plus 0.615 over 8. So pinindot ko siyang ganyan, no? Okay, check natin. So 5182. 0.29, the unit is newtons. Okay? Ibig sabihin, para ma-reach ng spring 1, yung 200 MPa, kailangan ma-attain niya muna yung force P na 5182.29 newtons. Okay? So, yun yung capacity niya. Next. Yung ano naman, consider naman natin spring 2. So, consider spring 2. Okay, so ganun pa rin. So 200 MPa is equal sa 16 P2, and then ilan yung R2? 75 mm over pi D cube. Diameter is 20. And then 4, and then yung M naman nito is 7.5. So 7.5 minus 1 over 4 times 7.5 minus 4 plus 0.615 over 7.5. Okay, so harapin natin. Okay, so solving for the value ng P2, capacity ng spring 2, ilan yan plus para ma-reach nito 200 MPa. So, ayun, nagagamitin ko lang din siguro yung nasa kalkyo ko na. Papalit-palitan ko lang to. So 200 times pi times ito magiging 20. 16, ito magiging 75. Ito magiging 7.5. Magiging 7.5, and then oops. And then finally ito is 7.5. Okay, so ilan ngayon ang capacity ng ating spring 2. So 3498.28. Okay, so ibig sabihin kapag yung spring 2 na atin niya na tong 3498.28 newtons, ma-atin niya na tong 200 MPa. So si ano naman, si spring 1, kailangan niya pa ng 5182.29 para lang ma-reach niya yung 200
MPA na shear stress. So therefore, ano yung safe value ng P class? Eh di yung smaller, di ba? So that is 3,498.28 newtons. Okay, ito yung gagamitin nating force P para hindi natin ma-exceed yung mga allowable shear stress niya or maximum shear stress niya. So ito na yung sagot. Next. Compute naman daw yung total elongation. So kung meron na tayong ano, value ng P na gagamitin, eh di kung 3,498 to, therefore yung P1, 3,498 na rin. So itong P2, 3,498 na rin. Kasi gagamitin na natin dito yung ano, safe eh. 3,498.28 newtons. Yun na yung gagamitin natin. So, para makuha yung total elongation, so for elongation, so the total elongation is, di ba, pag sa series, that is elongation ng spring 1 plus elongation ng spring 2. So, we know that elongation is 64 PR cubed N over GD raised to 4. So, this is 41 and then plus 64 P R cubed N over GD raised to 4 and then this is 42. So, para mapaikli sa calculator, labas ko na yung constant na 64. Ano pa yung pwede kong ilabas? Yung P, no? Kasi same naman yung P. Series. So, lalabas yung P. Ano pa? Lalabas din itong G. Kasi sa material lang naman sila. So, labas ko yung G. So, magiging R1 cube N1 over D1 raised to 4 plus R2 cube N2 over D2 raised to 4. Para yung maiksi lang pag kinalki mo. So, substitute. Maging 64 and then 3,498.28 newtons divided by ilan ang G? Binigyan tayo class na 83 GPA. Okay, so gagamitin ko yung MPA, so 83,000 MPA and then times quantity R1, so that is 100. Ilan turns? 12 turns over. Diameter 1 is 25 mm raised to 4. And then plus radius 2. So that is 75 mm cube. Ilan turns? 10 turns. Over the diameter 2 which is 20 mm. And then raised to 4. Okay, so solving for the value ng total deformation, ilan yan class? Okay, so labas sa kalkyo ko is 153.99. And then the unit is kung Newton, MPA ang mga ginamit ko. So, automatic deformation is in millimeters. So, ito na ngayon yung sagot. Okay. And then, finally, doon tayo sa compute the equivalent spring constant. So, for number 2, so, ang tinatanong is spring constant. Or equivalent K. So, we can use yung formula na K is equal sa 1 over K is equal sa 1 over K1 plus 1 over K2. Which is, ito yung na-derive nating relationship na mga K kapag series. Yun nga lang class, kailangan natin kunin yung K1. So, kukunin natin yung P1 over delta 1, tapos kunin natin yung P2 over delta 2. Pwedeng ganun class. Pero, pwede rin natin kunin yung K using yung formula nyo lang na K no equivalent is equal sa P total over D deformation
total. Okay? So, dahil yung P naman na total is the same lang sa P1, P2, which is yung ginamit natin, 3, 4, 9, 8. So, gamitin ko yun. So, 3, 4, 9, 8.28 newtons. And then, ilan yung total deformation? So, ito yung pinagsamang, ano, deformation 1, deformation 2, so which is 153.99 mm. Okay, so isabihin kung papalitan ko to ng isang spring, so dapat yung K nun is ilan? In newton per millimeters. So, sagot is 22.72. And then, newtons per millimeter. So, isabihin, ito yung kailangan kong ipalit na spring. Ito yung K ng spring na dapat kong ipalit para maging same yung effect niya, no? Na mag-elongate siya ng 153.99 mm kapag naglagay ka ng applied load na 3498.28 newtons. So, ito na yung sagot natin. Okay, so let's check class kung tama yung mga nakuha nating values. So, for 1, 3, 4, 98.28 newtons, deformation 153.99, and then yung K equivalent is 22.72 newtons per millimeters. Okay? So, hanggang dyan na lang muna class ang ating mga problem solving, pero more problem solving pa tayo sa next video na ipe-present ko. Okay? So, thank you guys for watching and God bless.